Hi guys, welcome to my channel. In this video, magkakaroon lang tayo ng simple quiz on rational functions. So, sa mga grade 11 natin dyan or even junior high school, para to sa inyo. So, but first, dapat alam muna natin kung ano yung rational function. So, ang rational function, siya yung function in the form P of x over Q of x. Rational function is the ratio of two functions, p of x and q of x. So, for example, f of x equal to x squared over 2x minus 1. X squared is the p of x function and yung q of x ito. So, kapag ratio siya ng dalawang function, siya is rational function. Proceed na tayo sa quiz. Ito yung ano, may papel ako. Number 1, item number 1, find the vertical asymptote of f of x is equal to 3x minus 1 over 18x minus 2. So, isulat natin. F of x is equal to 3x minus 1 over 18x minus 2. So, hinahanap is vertical asymptote. Ayan. So, paano ba tayo magsagot ng ganito? So, first pala, ano yung vertical asymptote? Siya yung line na ina-approach ng graph ng rational function. Yung vertical line siya, pero hindi siya tinatouch ng function. Kunwari ito. Kunwari ganito yung rational function. Ganito. Ito. Ito yung graph. Ito yung y-axis, x-axis. So, ang vertical asymptote dito is ito. Ito ang vertical asymptote. Siya yung line na kung saan di siya, ina-approach lang siya ng graph, pero hindi siya magta-touch. Yan. So, paano ba natin ito masolve numerically? Madali lang. Just equate the denominator to 0. Then, solve for x. Tapos, 18x kabila, magiging 2, divide both side by 18. 18 over 18 is 1. Ayun. And 1 over 9. So, this is the equation of vertical asymptote. X is equal to 1 over 9. Next question na tayo. Number 2. Find the horizontal asymptote of f of x is equal to 3x minus 1 over 18x minus 2. So, same problem, pero ang hinahanap ngayon is horizontal asymptote. So, ano naman tong horizontal asymptote? Wait lang, sulat ko ulit yung problem. Ba't ko binura? 3x minus 1, 18x minus 2. So, ano tong horizontal asymptote? Asymptote. Yan. Hinahanap. Ano tong horizontal asymptote? Ito naman yung horizontal line na ina-approach ng graph pero hindi magta-touch doon. So, another example, graph naman uli, yung kanina, kunwari, dito naman yung graph. Dito, ito. So, ang horizontal asymptote dito is ito. Ito yung horizontal asymptote na sinasabi natin. Hindi siya magta-touch dito sa itong graph na to, papalapit lang na papalapit yan dyan, pati ito. Pero kailanman, hindi yan magtatagpo. Sad. So, compute na natin numerically. Paano ba makuha yung horizontal asymptote? So, meron tayong tatlong cases. Kunwari, case 1, case 2, case 3. Case 1 natin is same degree. Yung numerator and denominator. So, anong degree dito? 1. Dito, 1. Kasi x lang. So, dito tayo papasok sa case 1. So, di na natin to ano yung case 2. Mamaya na lang kung meron pa tayong ganyan. Case 1. Sa case 1, pag same degree, ang ginagawa lang natin is dinidivide natin yung coefficient ng yung leading term. Ang leading term is yung eto. So, we have 3 over 18. By the way, ang horizontal asymptote is y. Kasi, di ba kanina yung vertical asymptote is
x. Ang horizontal asymptote is y. So 3 over 18. Yan na ba? Pwede pa ma-simplify. 1 over 6. 1 over 6. So the horizontal asymptote is equal to y is equal to 1 over 6. Bawal 1 over 6 lang kasi line yan. So next ano na tayo? Next problem. Third example na tayo. Find the x-intercept of f of x is equal to 8x plus 2 over 40x minus 5. So first, ano ba tong x-intercept? So yan. Ang x-intercept, siya yung x-coordinate sa x-axis kung saan magpapas yung graph. Kunwari, ito yung graph ng function. Kunwari, parabola. Parabola. So, ang x-intercept dito is ito. Yung x dito and x dito. Kunwari, dito x is negative 2. Ang x dito is 3. So, ang x-intercepts niya is r negative 2 and 3. Yun, tapos. Pero, in this problem, paano ba natin makukuha yung x-intercept? Mapapansin natin dito sa graph na x-intercept nasa x-axis. Meaning, yung y niya is 0. Kung dito, yung point magiging 0 yung y. 0. So, to solve the x-intercept of this problem, ang gagawin natin, let y is equal to 0. F of x is just equal to y. So, gagawin natin 0 yan. We have 0, 8x plus 2, copy lang, 40x minus 5. And now, makukuha na natin yung x-intercept. So, ngayon, cross-multiply. Pag multiply mo sa 0 to, magiging 0 lahat. Then, ito na yung tira. Then, solve for x. Lipat ko lang yung 2. Maging negative 2. Then, divide both sides by 8 para x lang matira. Kasi pag dinivide mo, magiging 1. Ito magiging negative 1 over 4. So, this is the x-intercept. X is equal to negative 1 fourth. Fourth example, find the oblique asymptote of this function f of x equal to 3x squared plus 2x minus 3 over x minus 5. So ano ba tong oblique asymptote? Ito yung diagonal line na parang ano siya, in contrast with horizontal asymptote. Pag walang horizontal asymptote, meron tong oblique asymptote, and nag-i-exist lang to kapag yung degree ng numerator is greater than the degree of the denominator. So, ayan. So, numerically, paano natin makukuha? Madali lang. Just divide this numerator over denominator and don't mind the remainder. So, paano ba tayo mag-solve, mag-divide? Using long division tayo. Plus 2x minus 3. So, pwede din ditong synthetic division. So, mamaya, dito muna. So, divide first term to first. You have 3x. Dito natin sulat. Then, multiply. Magiging 3x squared. Multiply. We have negative 15x. Now, subtract. Magiging negative 3x. Cancel. Magiging positive 15. 2 plus 15 is 17x. Then, bring down. Next, divide. You have 17. 17 times x is 17x. Tapos yun, kahit di mo na yan ipatuloy kasi pag may minus mo yan, we have makakancel to. And remainder na yan. Yung remainder na kung ilan yan. So, eto na yung sinasabing oblique asymptote. 3x plus 17. Yun. Next example na tayo. Dito na tayo sa number 8. Kasi ulit-ulit lang naman. Number 8. Find the y-intercept of, yan, f of x equal to 9x plus 2 over 3x plus 12. So, ano naman tong y-intercept? Ito naman yung y-coordinate na magpapas yung graph sa y-axis. Kunwari naman may graph tayong ganito. And kunwari yung graph is pa ganito. Example lang.
ang y-intercept is ito. Let's say y is equal to 2. So ayan na yung y-intercept. So mapapansin natin sa y-intercept, ang point na yan has 0 x coordinate. So ang point na yan is 0, 2. So to find the y-intercept, we will let x to be 0. So solve na natin. So ito, f of x is equal to lahat ng x, lagyan lang natin ng 0. We have 9 times 0 plus 2 over 3 of c times 0 plus 12. Makita natin, cancel cancel, kasi 0 na yon. We have ang f of x is just equal to y, 2 over 12 can be simplified into 1 over 6. So the y-intercept is 1 over 6. So ayan na. Next example, wala na to sa paper. What is the horizontal asymptote of this function? So ito na yung case 2 ang sinasabi ko. Case 2, di ba kanina case 1, same degree? Yung kanina parehas x. So dito magkaiba na yung degree. The degree of the denominator is greater than the numerator kasi 3, degree 3, degree 1. So kapag sa case 2, okay, degree of denom, shortcut na lang, is greater than degree of numerical, numerator. So dito ang horizontal asymptote is just equal to 0. So ayan, y is equal to 0. Diba, madali lang. Next item, what is the horizontal asymptote of this function? So ito na yung case 3, kung saan yung degree ng numerator is greater than the degree of the denominator. So pag ganyan, ang horizontal asymptote lang is wala. So ang sagot mo, last item, graph this rational function. So sa paggraph ng rational function, dapat kailangan natin hanapin yung horizontal and vertical asymptote. So vertical muna tayo, vertical asymptote, yan, shortcut na lang. So, paano ba nga makuha yung vertical asymptote? Just equate the denominator to 0. So x equal to negative 1. Yan na. Horizontal naman tayo. Horizontal asymptote. Yan. Sa horizontal asymptote, titingnan natin yung degree. Since same yung degree ng numerator and denominator pares x, then ang coefficient lang nila is pares 1. So ang horizontal asymptote is just 1 over 1 is equal to 1. Yan. So graph na natin. Negative 1. Ito yung horizontal asymptote. Tuldok lang. Kasi dapat talaga hindi na siya ini-include. Kasi imaginary lang. Dito naman sa y is equal to 1. Dito naman yan. Kunwari, ito yung 1 na. Ito yung negative 1. So, ang graph niya is, ang graph niya is pag ganito. Sensya na kung pangit ng graph. Ayun, sa kabila. Ayun, mali, mali, mali. Pag ganito. So, ayan, dito. So, ito na yung graph ng rational function. Ito sa kabila, ito sa kanan. Papansin nyo, ito yung horizontal asymptote na y is equal to 1. And vertical asymptote yung x is equal to negative 1. So, ayan guys. So, siguro, ano naman, sapat na yon para magamay yung rational function. So, thank you.